your kanilang personnel. Napakaganda ng point mo, Rob Luna. It's all about the aggressiveness na meron na pinapakita ang Aetermain ngayon. I think nag-switch bigla dito yung teamwork ng playstyle Esmeralda. Nako, expect a lot of action dito sa ating game. Lalo na at nasa kamay ng Aetermain itong mga action-pack heroes. Teamwork on the defensive side and blue side, ladies and gentlemen, here we go. Game number one. Sino napapaboran mo dito, Rob Luna, pagdating sa lineup? For in terms of lineup sa akin dito, once na ma-utilize dito ng Aetermain yung early game, for sure, sila talaga yung magsisimula dito. Once they get the certain momentum and hindi makabangon doon. Let for example, nabasagan nila dito ng mga outer turrets agad for like the first 8 minutes or lalo na yung gitna dito para sa side ng teamwork. Masasabi ko lang dito, Manjin, itong Aetermain, tingin ko sila yung mas okay yung lineup sa akin. Kasi magaling mag-utilize kasi ng early game dito ang Aetermain. Yeah, I think ito yung isa yun sa mga main strengths ng Aetermain. At saka ito yung meta kasi na para bang pabor kay Yuji. Yung biglang lumakas yung mga mages, biglang naging hindi na support type mages, hindi na utility, kundi mga mages na to na pumapatay. So with this, yeah, I think Team Aetermain can definitely dictate every team fight of this game. Ang ating pagmamasdan ngayon dito, Rob Luna, ay kung paano lalaroin ang teamwork itong mga side lanes as Jobert will pop that flicker. Risky movements from Jobert sa kalam. At nako, pinarusahan siya dito, of course, ni Choco. Yuji na with a stun. Art of Divinity coming in. Napakagandang Curse of Glow. Pero Michael Jordan, wala pa siyang ultimate dito. Pang-ubos kay Nanav. And that is, of course, the revenge kill. Nagmumula dito kay FY. Si Van ba to? Itong sinab? Si Van to? Yes, si Van. Si Van yan. Yung mismong jawhead na yan. But yeah, going back dun sa nangyari, it was a good attempt, honestly, para doon sa Cho. But luckily, na-dodge yun nung ni Virus. Then, nandun na rin. Sakto rin. Right on cue, nandun na rin si Cho. May mga nag-miss pa nga siya mga skill doon. Phantom Execution. Tapos di rin tumama yung cornrows niya. Buti na lang, na-secure pa rin nila yung kill doon sa Cho. So, good rotation coming from Aetermain dito, mga kaibigan, for the early stages of the game. And ito rin kasi talaga yung kailangan nila. They have to drive the game. Kailangan nila talagang gawin to. Kailangan nila mag-apply talaga dito ng pressure. Pero sabi dito ng teamwork, kailangan din nilang sumabay. So, speaking of sabayan, nagkasabayan nga dito, Rob Luna. Ayun na, yung ibon at saka yung dragon. Nag-aabulan, but yung turtle ay mapupunta dito kay Choco. Choco, nice retribution as Choco is confident enough to go in. Rob Luna, yeah, I think masyado rin another estimate ni Jobert dito yung capability ni Virus. Remember na si Virus yung nagwa 1-on-4 kahapon against Team U Level. So, Virus, mechanically, napakasakit talaga. And I think, one thing to take note na na-mention dito ng mga ating analyst kahapon, especially Midnight, na parang sinabi niya na hindi siya pumapabor dito sa lineup ng Aetermain kasi parang yung mga win condition nila kahapon ang baba. Pero kasi, kahit na ganun yung win condition ng Aetermain, pagdating naman sa galawan, sa mechanical prowess, talagang todo bigay. Kumbaga nadadaan nila sa galing ng ML Oo, totoo. Kumbaga yan yung pwede mo tawagin ML na ML talaga. Oo. Kuya Manjin. Pero look at this mechanically, sinabi mo kanina, Aetermain talaga dito. Look at it, yung damang nila dito, almost 1,000 gold. Pero yung pressure kasi, yung pinakamahalaga kasi dito. You wouldn't want to have this, itong si Chu na makapag-farm freely Oo, ayaw mo talaga. At si Chu, speaking of Chu, nice blazing duet, pero wala siyang PMI pangabol dito kay Van. Choco will again miss on that Phantom Execution. Pero nako, teamwork will just disengage at nabitin dito yung kanilang damage output. Yes, nabitin pa nga. So, going back doon sa topic natin in terms dito kay Chu. Kasi sabihin na natin dito, early game centric dito ang Aetermain. Pero there are heroes dito sa kanila na somehow nagpo-fall off. That's gonna be one of the Lancelot. So, once ma-hit dito ng right timing and dito ni Chu, yung kanyang mga like DHS and Golden Staff, and most likely, mararamdaman talaga dito ng Aetermain yung damage ng Blazing Duel. Nako, speaking of mararamdaman, nararamdaman mo na ba yung damage nga dito ng side and teamwork? It's 4 minutes in, pero sumasama na ngayon si kaibigan Chu sa laban. And yes, Rob Luna, late game talaga, papabor ka sa teamwork kasi dami nilang options. Mm-hmm. So ngayon, kailangan ng Aetermain kumuha ngayon ng mga plays, kagaya nun. And that's a good thing then for the side of Aetermain. That's why they picked the Eudora. Uh-huh. That's actually to counter somehow dito yung burst potential na manggagaling dito sa Cloud. So itong si Chu dito, kailangan niya pa rin maging maingat kasi hindi ito yung tipo ng show na naka-purify na pwede pumasok onto the backlines at ma-fully utilize yung kanyang Blazing Duet. Yeah. And look at this, Manjin.
sinabi natin to kanina, si Choco, isa talaga to na masasabi ko na sobrang fundamental. Low, sabihin na natin in terms of kill, hindi ganun kadami yung mga nakukuha niya even sa matches. Siyempre, ang team ng Ethermane, brothers nila yun eh. Yung team ng Liquid eh, if I'm not mistaken. So with that, ramdam mo yung galit dito sa dalawang teams na to. Robluna, ramdam mo yung tension. Ramdam na ramdam. At kitang-kita naman natin. Look at that. They are still on the lead. They are still on the driving seat dito, Kuya Manjin. Pero we're already hitting the 5-minute mark. Masabi ko lang sa'yo dito, they have to start getting turrets dito. But looks like Yuji ang unang mawawala dito. Napakagandang pasok mula kay Chu dito. At ito, dito mo mapapansin na magaling din talaga si Chu maglaro eh. Alam niya kung kailan yung tamang pasok. Alam niya kung buhay siya. Alam niya kung kayang lumaban. And yun yung mga characteristics talaga ng mga main carries eh. Yung hindi basta-basta pumapasok, hindi basta-basta nagpapakamatay. So ngayon, with that, yung pick-off na yon ang nagbigay dito sa side ng teamwork ng space para makabalik sa laban na to, Robluna. Pag sa ano kasi, sa ganito kasi man din, especially pag jungler ka na isang Claude, kailangan mo talaga ng proper timing eh. Kasi given na wala kang ang Purify, hindi ka pwedeng ikaw yung mauuna with your Blazing Duet. Kailangan may timing ka rin na yung Art of Thievery mo eh sakto. Sakto. Sabihin na natin, at best syempre dapat max, pero at least meron whenever you go for the Blazing Duet. Pero mukhang delikado yata dito. Si Virus pero nahalata niya yun. Alam niya na meron tao dun sa damo. Yeah, ganun kalupit si Virus dito. The game spends para dito sa dalawang teams na to. And yes, even though hindi siya napatay dito ni Chu, it's still an even ball game as Ethermane will manage to pick up one in the top lane as well. So it's about Chu versus Choco. Ang nakikita ko nangyayari dito, Robluna, kasi galawan ang dalawang main junglers. Ang nangyayari sa laban na to. Speaking of galawan, there you go, flickeran. Ang mangyayari between Van and Michael Jordan. Pero let's see, as the Thorned Rose will also miss out. Both of the teams will just respect each other here. But again, Ethermane will set up for this turtle. Here we go! Another good ultimate pula dito kay Michael Jordan. Pero pulado kagad yung backshot habang si Van ay sinalo yung buong bullets ng Blazing Duet. Dalawa ang mamamatay, tig-isa sa isang team. Yes, that was an even trade, masasabi ko lang, Manjin. Unfortunately lang doon for the Basha, hindi enough yung sustainability niya with this revitalize. Pero good, ano din yun ha, good reaction time din sa mga sa teamwork ha. Oh, yung kalaman dito, kuya. In terms of individual skill. Individual skill. Lamang talaga doon talaga si Bills. Eh, pero not only that, tignan mo dito yung mga pick dito kasi ng Ethermane. They have this Yuzhong na potentially could be able to be a problem dito for the side of teamwork, especially on the mid game. Once na sustainable na dito is Black Dragon, pwede niyan diretsuhin kagad dito yung Farsa. Hindi rin magkakaroon ng madaling Blazing Duet dito si Chu whenever the Black Dragon was on its duration. Correct. And nandito pa si Yuji with this Eudora that could potentially use the electric arrow para ma-stun at ma-focus fire nila kagad dito si Chu. Kaya nila kagad dito si Chu patumbahin. Let's see kung kaya bang maging safe ni Chu. Nakay Chu ang bola ngayon, mga kaibigan. Nasa kanya din ang camera. Napakaganda Blazing Duet, sinalo niya dito yung Falling Star Moon at mukhang okay eh, okay pa siya sa all right. BMI, ang ganda ng BMI niya pare. Yes. Hindi pa harap, pataas. Pero speaking of paganda, ang ganda ng pagpasok doon ni nung ating show. Pagpasok niya si Pa sakto from there, from that position na pick up nila kagad si Virus. So, ito lang yan Kuya Manjin. Magiging awkward for the side dito ng Ethermane whenever si Virus ay patay dito si Virus. Kasi siya yung pwedeng point of contention dito ng dalawang team na to. Pwedeng siya yung mag-engage at the same time pwede rin siya yung pang-disengage nila. Ang galing nung kumbaga may bawi dito eh no. Itong si Cho na to dahil doon sa ginawa niyang mga initiations. Let's see kung kaya pa nilang ituloy-tuloy yun, Rob Luna. Dahil mukhang ang next in line dyan ay ang Alice. Nice first down para dito sa Ethermane. Habang gusto pa rin nila dito ang Farsa, kailangan na ata nila mag-back dito dahil ubos na mga skills nila. Blazing Duet para kay Chu dito. Pinasok niya na pero binate lang yung electric arrow. Nice BMI out para kay Chu. Maiintindihan mo yung gawa ni Chu doon, pero that was risky. But still, Ethermane got the upper hand dahil walang namatay sa kanila after those attempts. Yes, pero the trade na nangyari doon, well, hindi naman favorable trade yon for Teamwork. They actually took down the turret doon sa may top lane. So, ito nangyayari ngayon with Teamwork. Eh. Whenever they get unfavorable ng mga trade na mga katulad ng ganun, suddenly, itong Chu na to nagpupunta doon sa ibang lane. So, meaning to say, they're forcing a reaction dito ngayon for Ethermane. So, ang Ethermane dito talaga, kailangan na nila talagang ituloy itong yung
yung offensive na ginagawa niya. Itong aggression nila, kailangan nilang ma-convert into tower pushes or turret pushes. Kasi kung magtutuloy-tuloy lang to, suddenly hindi nila mapapansin dito, nagsiscale na pala dito yung Alice, nagsiscale na pala dito yung Cho, and even itong Claude natin going into late game. So ibig sabihin mo dito, Rob Luna, kailangan nang tapusin to ng Aether main habang maaga pa lang. Kumbaga, huwag mo nang hayaan na makawala itong opportunity na lamang kayo. Mm-hmm. Kaso kasi, Rob Luna, siguro napakadaling sabihin nun, pero hindi rin ganun kadaling gawin. Totoo. Kasi kung iisipin mo, may paisa pa yung kabila. Yun, may feathered airstrike. Yun naman ang counter doon for the side of Teamwork. Hindi rin sila basta-basta mong mapuforce because they do have this Farsa na kayang mag-clear kagad ng minion wave. Nandito rin yung Alice that could potentially clear a wave just by the ultimate. Pero eto, si Van medyo malalim na dito. Nabuhay pa dito actually yung Electric Arrow dahil nga cooldown dito yung Thorn Rose. Kaya ngayon nalugi pa ang Team Aether main. Nice shutdown para dito sa Teamwork 2. Actually, isang kalabit na lang ang kanyang buhay dito. Mukhang may counter go pa dito, of course. Si Baksha as a team Aether main will back off. Pero ayun, naku po, kita ata dito si Michael Jordan. Mawawala dito ang Parsa habang sitigasin dito sa second skill. Nice blood o mula dito sa Alice. Ubus ata dito ang side ng Aether main. Joke lang, flicker out para dito ang sa Yujong. Chew with the BMI in. Pero ang gandang thunder strat. Pero ang maiwan na lang si Mage Dad Yuji. That is a 4 versus 2 exchange in favor of Teamwork. Nice initiation mula dito sa Alice na to. Oh my, that was back and so tinry nila mag-pick up pero hindi naging hindi pa enough yung sustainability ni Sagitno dito eh. Tsaka nawawala yung tigas ni Sagitno. Ladies and gentlemen, the Lord is now online and Teamwork slowly but surely really wanna take this game away. Nabanggit natin dito, Rob Luna, that they have the upper hand pagdating sa late game. Burst potential and the sustain dito sa Alice. Hindi rin kaagad kasi mapapatumba ng Aether main itong Alice eh. Yes. Kapag ginow nila as a Johed eh. Kasi Johed pa malulugi. Mm-hmm. Kasi ang gagawin lang ng Alice, kahit ma-injecto siya, pwede siya mag-ultimate lang eh. Yes. I was really checking. I didn't check. He's actually has a Victor Transion already going here for the Alice. But look at this man, James. Mukhang delikado yata yung basa. Hindi niya nirespeto yung burst potential dito na nila Choco. Yun lang ang kailangan mag-ingat dito ng Baksha kasi Rob Luna, magaling to si na Yuji mag-punish. Pero ngayon, hindi rin ata nirespeto ni Sagitno yung capability dito ni Cho sumipa. Mm-hmm. Almost mapapatay na nga nila yon. And another failed attempt na naman dito for Aether main. Munti ka niya na mapatay. Honestly, yun nga lang kasi ang bilis kasi ng ano yun, ng coordination dito ng Teamwork eh. Alam mo na may mamamatay sa kanila, alam mo may paparating ka agad na backup at yun yung nangyari doon. And look at how aggressive ngayon na dito sila. So far dito mga kaibigan, medyo nagkaroon na tayo ng swing in terms of the gold. That's gonna be 2,000 in lead ngayon ng Teamwork. Pero hindi pa naman out dito ang Aether main. They have this certain initiation na pwede nilang magawa. They have this electric arrow. Kailangan lang nila talaga ma-target ng mabuti. Ginawa na yan. Sinubukan nila yon. Nag-flicker si Van doon. Tinimingan niya yung BMI. Kaso, mas mabilis pa rin mas talaga. Mas mabilis si pa rin talaga ang isang Claude eh. Kasi ang Claude pare, pag naka-max stacks ng Art of Debris, ano yung spell na sprint? Di ba may sprint na spell? Yes. Mas mabilis siya dun eh. Oo. Pag naka-max stacks eh. Pag 10 stacks yung ano mo, no? Yung Art of Debris. Pero ito ah, ito naman din ah. Sinusubukan ngayon dito ng Teamwork na i-bait out para lumabas ngayon dito ang Aether main as the injector has been used. Yeah, actually dito ang unang target nila dito ay ang back shot ng Opa, pangalawa pa ata Parsa, pero bait lang ata yon. Choco na pamali ng pasok dito. Ay! The Thorn Throws won't save him. Nanggigil si Choco doon sa Parsa at ayun, sabi ni Cho, aba, nanggigil ka pala. And now, Alice, ladies and gentlemen, and Chu will take this Lord 15,000 ang buhay ng Lord ngayon. Make that 9,000. Can na-reset, Van na-reset. Take this? Pero na-reset. Napamali ata dito si Kuya Chu. Oh no, hindi natin alam kung bait pa to. Pero mukhang bait na nga. BMI out si Chu dito. Habang sina Yuji nakikipagpakpakan. Farsa, Michael Jordan, nilipat siya dito. Pero yung Alice na lang magiging scout. Here we go. This is the real attempt ng Teamwork para sa Lord. Oh no, I was really thinking dito na makakabalik yung Aether main in terms na nung na-reset yung Lord. Kaso hindi pa enough, wala pa rin dito si Choco. Pero bukang mag-disengage ngayon dito ang Aether main.
So, what actually happened? Bakit siya na-reset? Kasi nandoon yung ano eh, nandoon si Van. So, nag-BMI out, bumalik ngayon dito yung Lord. Pero unfortunately, hindi enough pa rin naman yung sa death timer dito ni Choco. Sayang, good attempt sana yon. Muntikan niya ma-pick off doon yung Farsa. The reason bakit siya napatay. Kaso nga lang, it's a flicker Farsa. Tapos given na may wings by wings pa siya. Nahirapan, hindi tumama yung cornrows. That's one of the reason napunta si Choco dito sa awkward position. Yeah, and Choco paid the price. Ang kapalit nun, Rob Luna, alam mo kung ano? Ano yun? Lord number 2. So ngayon, nawala lahat ng lead ng Aether May, napunta lahat sa Teamwork. And now Teamwork, FYI, tatamaan dito. Naku po, napakagandang burst. Aether May, kailangan na ba nila mag-back? Mukhang susugod ngayon ang side ng Teamwork. Nag-aanda na sila. Chu and company, going ham. And they will probably take this. Napagandang Art of Thievery. Van, with the ejector, Alice ang kanila magiging main target dito. Kaya ba nila mag-burst yung Alice? Alice with the Blood Orb, of course. Lifesteal is real. Spell Bump is real. That is the real deal. Habang si Virus dito ay magda-dragon, walang makukuha ngayon ng Aether Main. Isa lang. Pero ang Teamwork ay magbaback na rin. Nice defense para dito sa Aether Main. Definitely nice defense. So ang ginagawa ng Teamwork kasi dito, no? They're actually trying to bait out all the skills dito from the side of Aether Main. Hinahayaan nila yung Basha. Hinahayaan nila na ma-ejector to, ibigay nila lahat to ng mga skill nila, and that's the time they go in. So time and time again, ganon ang ginagawa ng Teamwork. Kinukuha yon, pero kasi nandun na yun eh. Nakikita mo naman yung burst potential dito ng Aether Main. Pero good attempt in the defense kasi pag pick up nila ng Basha, nag-back na sila muna. So parang nag-reset. And this is the thing na kailangan talagang gawin dito ng Aether Main. Yun. Once na ma-pick up nila dito, probably yung Basha or yung Alice, back off muna sila. Huwag silang yung, pag nakakatulad nung nangyari dun sa Lord kanina, na-pick up nila yung Basha, na momentum wise eh. Correct. Napatay na yung Basha, pasukin na natin sila. So correct. They have to reset from that position kasi lamang na sila eh. Kailangan nila respetuhin dito yung mga capability ng Teamwork to counter go, especially kapag naubos dito yung mga skill nila against this Baksha. Siguro kung Claude or Farsa, napitas nila madali lang eh. Yes. Pero Baksha kasi ang dami mong resources na kailangan tanggalin. Of course, nandyan yung ultimate ni Yuji na talagang inuubos niya na. Para dito, of course, kay FY. But let's see. Mainit ang laban natin, Rob Luna. It's 16 minutes in. Nako, tagili data si Jobert dito, ah. Oo, pero in terms of gold dito, lamang ng 5,000 yung Teamwork. Pero this is definitely workable for the side of Aether Main. Kasi yung burst potential dito ni Yuji, hindi mo pwede basta-basta maliitin, especially for the Claude. Sabihin na natin mag-lock item ka dito, wala pa naman siya ditong immortality. Is pwedeng-pwede siya mapatay agad anyone from the side dito ng Aether Main just by the stun na magagaling dito, or rather the burst potential damage dito ng isang Eudora. So, kailangan maging maingat. So, that's one of the reason bakit hinaharap nila to si FY. Bakit hinaharap nila tong Basha? Para ibato muna sa kanya lahat. Oo. And mukhang ano eh, mukhang sinasadya kasi dito ni FY na okay lang, basta ibato nyo sa akin lahat. Pag naubos na yung skill, papasukin na nila Chu eh. Yun yung ano eh, yung talagang pinapabait talaga nila dito. Atong Basha na to. And at ito kasi nangyari dito, Kuya Manzin. Habang tumatagal yung laro, is mas lalong lumalakas dito yung Teamwork. Since they are one of the team parang, na scaling kasi dito, mas nagiging tanky ngayon dito. Kung tanky ngayon dito yung Basha, itong Alice naman yung susunod. Yeah. Habang tumatagal, lalong sumasarap ang buhay dito ng Teamwork. Kasi yung scaling nila dito, again, Alice, one of your best scaling hero, unlimited ata yung orbs niyan eh. Yes. Diba? Unlimited, kahit 100 plus. Kahit 100 plus. Kung di ako nagkakamali, ang pinamataas na inabot kaya ito, 130. Pero 130. Sobrang late game na yon. That was like around 30 minute mark. Ang daming minions na nun eh, no? Tatlo-tatlo lang yung minions eh. Mm-hmm. Na pumapasok eh. So, look at it. Tignan mo yung ginagawa ngayon dito ng Teamwork. They're actually holding. So, parang sinasabayan nila rito in terms as pinupush na nila yun, kasi alam na nila na buhay na dito yung Lord eh. And tignan mo yung abang dito. Good positioning coming from Michael Jordan and together with the Basha. They have a complete vision dito around dito sa may Lord pit. Totoo. Ito ang tinatawag natin, Rob Luna, na freeze lane. Mm-hmm. Kasi ang dalawang teams dito ay hindi lang magpapakita. Bush-bush lang muna. Maghihintay sila dito na lumabas yung kalaban hanggang napipitasin nila. Pero mas pangit ata yung pwesto ng Aether Main dahil galing sila sa baba. Because the Lord ay sinisimula na ng Teamwork. Oh no! Parang tagalita tayo termine dito. Mukhang di sila abot. Namang sila dito sa pwesto. Here we go. Si Michael Jordan ang unang tatamaan. Van. Pero ang ganda flicker out ni Michael Jordan. Nako, si Sagitto. Napa-first skill na lang siya. Second skill, Star Dance. Pero hindi na magiging enough yung shield niya. Meanwhile, sa kabilang banda, may naglalaban doon. 2-on-1, Michael Jordan, si Virus. Pero dito ang tunay na laban. Kaya na Jobert malakas. Habang si Chu ay bumabaang-baang-baang, hindi na siya mapipigilan dito. Nakapa mula kay Jobert. Tatlong nawala. Versus side ng Aether Main and Teamwork.
tinipian pa sa mukha ni FY. Teamwork will wipe out Intermain and they will take game number one. Oh no, time and time again dito Manjin, that show, ito yung nagbigay sa kanila ng problema talaga dito. That was a bad decision na Chinese. Technically, hindi nga nila masyadong hinabol kasi alam din naman nila na nasinisimulan na ni Chu yung Lord. Unfortunately, yung time na yon na konting habol dun sa Chu was also the time na kailangan fight eh, nagkaabangan. Yes. Trouble Luna. Pero the better team, like what we've said, in terms of late game, lalamang talaga.